Ako nga po pala, Gerald Martaz. BSR Iwanto. Hindi, seryoso. Ako nga po pala si Gerald Martaz from BSR Iwanto. And, isa rin po ako sa mga miyembro ng Alabang Sinag. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung Alabang Sinag, punta na lang kayo sa page namin, www.facebook.com/alabatsinag. Yun. So yun, yung unang piyasa ko, ano? Tungkol siya sa ano? Mga kasalanan. Yung title ng piyasang to ay ano? Pitong hindi mabibigat na kasalanan. So sana makinig kayo kahit binabasa ko lang siya. Here to. Pitong hindi mabibigat na kasalanan. Una, pagtaas ng presyo ng bilihin. Pagkakababoy ng kalikasan natin, mga matang mapanghusga sa ang paningin. Mga manggagawang ang karapatay inangkin na mga hindi nag-uulam ng asin. Mga taong kapit sa patalim. Mga biktimang palandalian at sapilit ang laging putok ng baril. Putok ng baril sa pagsapit ng takip silim unahin. Bilihin, dalawang piso, dating piso, dalawa, ngayon ay sampu na ang isa. Pamasahing 7, naging 9 na, pangalawa. Pagputol ng puno na nabuhay kasama ang ating mga ninuno para lang gawin bagong lunsod na mga pinuno. Pangatlo, wala kang maririnig pero meron kang mararamdaman. Mga matang agila na naghihintay lang iyong maling gagawin upang tuka ay magamit sa paninira ng kapwa. Yan ang taong nawalan na ng hiya. Sobrang bihasa. Pang-apat, ang mga salat. Ginagawa na ang lahat, pawis at dugo ang puhunan pero nawawalan ng karapatan sa dapat nilang makabutan. Inaapakan ng mga nagahari-harian ng mga karapatan. Panglima, naubos na ang hindi nauubos na pasensya. Pag-iisip ng mali ay iniisip na lamang na tama. Pagiging desperado ang ginawang puhunan para kahirapan. Kahit papano ay malampasan. Pang-anim, mga hayop sa laman ay hindi man lang mapigilan. Inosenteng babae ay pumaba ang tingin sa sarili tapos sila pa ang papalabasing mali dahil mapera ang tunay na nagkamali. Pang-pito, pagsapit pa lamang ng gabi, ilang katilyo na ang kinalabit. Kung kaya't sa pagsapit ng umaga, ilang bangkay na ang iyong makikita. Diyan umiikot ang balita, ay ilang problema ang kinuha sa bansang Pilipinas. Pinipilas ang batas. Kung kaya't tunay nakakayahay hindi may pamalas, malas sa kahit anong antas. Sistemang umiikot para lang sa mga nasa itaas. Puro pasarap, hindi alam kung paano mag-ibla ng gatas. Hindi ito ang pitong mabibigat na kasalanan. Ito ay ang iilang problema sa lipunan na dapat nang masolusyonan. Presyo ay dapat hindi na napatungan. Kalikasan ay dapat pangalagaan, hindi bawasan ng bawasan. Panghuhusga ay dapat mawala na sa pamamagitan ng pagkakaintindihan. Mga manggagaway dapat bigyan ng pantay na karapatan at kapakinggan ng kanilang tunay na nararamdaman. Kahirapan na may pagtuunan upang mabawasan ng mga napipilitang gumawa ng kamalian para lang hindi gumalamang tiyan. Kababaihang biktima ng karahasan, ng kamanyakan ay bigyan ng mabilisang hustisya, hindi ng paninisip pa sa kanya. At labis na patayan ay bantayan. Kapulisan sana'y huwag magpalalos-dalos para hindi nauubos sa mga taong nagtitiwala sa kanilang pahinga. Hindi ito simbolismo ng pagtatakwil sa lupang kinamulatan ko. Ito ay panawagan sa bawat isa na kumilos para sa bayan, hindi para sa pansarili lamang. Maging epektibong mamamayan ng sariling bayan. Kaibigan, maging huwaran, huwag maging kanser ng lipunan. Pangalawang piyesa po, pinakamabilis lang. So yung paumaga. So yung paumaga, piyesa siya. Yan. So here it goes. Paumaga. Teka lang po pala. Bago po akong mag-umpisa, sana tahimik lang po tayong lahat. Sana damdamin natin yung piyesa. Ganun lang. So maraming salamat. Tik. Tik.
Tik-tok. Alas 12 na ng ating gabi. Ang isip at kilos ay hindi na mapakali. Galaw ng galaw na para bang kinikiliti. Hindi ako medikite. Madaling araw, alauna, nakahiga. Ang telepono ay ibinaba. Ang utak ay kusang gumagana. Hindi ko napigilan ang mga kaisipan. Natuunahan, taunahan ng kasamaan, ng kabutihan. Pinili ang manatili kahit sa lumisan ito. Ang pananatiling hindi kasasaya. Ang pataas na kurban ng iyong bunganga ay hindi kailanman magpapakita ng tunay na kaligayahan. Pagkos, ito ay magpapakita ng kasinungalingan. Madaling araw, alas dos, hindi na matapos-tapos ang paghihigaos na mamaos naman sa pagmamakaawa sa Diyos. Mas malala pa to sa susunggat na nalapnos na natili akong nakagapos ang mga matay tila luluwa. Ilang karagatan na ba ang nabuo dahil sa aking pagluha? Hindi na nakakatuwa ang paggawa ng tama dahil sa panghusga ng iba sa aking nagawa. Walang pinagkaiba ang mali sa tama. Madaling araw, alas tres, pinining punasan ng luha at dugo. Ginusto ko ng sumuko kung kaya't hiniwa ang pulso. Ayoko nang mabuhay sa mundo. Ayoko nang makasama ka sa bawat galaw, sa bawat kasiyahan. Ikaw ay tumadalaw sa bawat kalungkutan. Ikaw ang nagpapaalala o nagpapalala. Maaari bang huwag ka munang manatili? O maaari bang huwag ka nang manatili ito? Ang relasyong mas gugustuhin mong tapusin, ang koneksyon ay puputulin. Huwag mo na akong habulin para maramdaman ko naman ang tunay na kahulugan ng buhay, pamuhay ng masaya at payapa. Ito ay kwento ng pagmamahalan na dapat eh hindi ko na sinimulan ito. Ang kwento ng pagmamahalang dapat akin ang iniwasan ito. Ang kwentong hindi ginagamitan ng puso ito. Ang pagmamahalan sa pagitan ng isip at kaisipan ito. Ang relasyon na nalipasan ng panahon. Ang relasyong tao at depresyon. Pero teka, bakit ang daming walang pakialam? Yung mga taong tinatawanan ka, yung mga taong nagkukwentuhan habang ako'y nagsasalita, yung mga taong umaalis kaysa makinig sa inyong drama, ikaw, tama bang tawanan lang ang taong minsan lang tumayo sa harapan ng karamihan para sabihin siya'y nasasaktan? Tama bang magkwentuhan imbis na pakinggan ang tunay na nararamdaman na kahit minsan ay hindi niya ipinangalantakan sa sangkatauhan? Tama bang umalis na lang at maging isa sa mga walang pakialam sa mga taong nakakaranas ng sakit sa isipan? Marahil tama ka. Marahil tama ka dahil hindi nyo kami kilala. Pero huwag kang magsawalang bahala dahil pag sa iyo ito tumama, baka hindi ka rin matuwa. Kaya umpisahan natin ang pagbabago. Hindi ko kailangan ng mga salita o payo nyo. Ang kailangan ko ay ang tenga na handang makinig. Ang tenga na handang makinig sa lahat ng sasabihin ko sa inyo. Ituring nyo rin akong tao. Hindi kung ano pa man, kesyo demonyo, engkanto, hindi ito biro. Ito ay totoo. Ako ay tao na may demonyo sa isip. Sabay-sabay natin gamutin ang gantong klase ng sakit. Tig. To. Tig. To. Tig. To. Umaga na naman. Sana ang walang pakialam ay merong natutunan, tulungan para sa kapayapaan ng tao may demonyo sa isipan. Kaibigan, paulit-ulit ko na lang bibigkasin. Kaibigan, maging huwaran, maging kanser ng lipunan.